Mayor, kasama na po natin sa kabilang linya ang spokesperson po ng DSWD, si spokesperson Irenee Dumlao. Spokesperson Irenee Dumlao, kasama rin po natin si Mayor Roselyn Silva ng munisipyo ng Imelda, Sambuanga, Sibugay, and our media partner Daphne Santuyo ng DXIR Infinite Radio. But before I give them the floor, baka meron silang mga naisip parating sa inyo. Ano po muna ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, spokesperson? Yes, una po sa lahat, binabati po natin na magandang umaga si Secretary Martin, gayon din po ang ating butihing mayor from Sambuanga, Sibugay, and of course, our media partner, the region, no, si Ms. Daphne, and sa lahat po ng sumusubaybay ng programa ni Secretary Martin, magandang umaga po. Nais pong ipabatid ng Department of Social Welfare and Development na we are already winding up dito sa implementation ng Social Amelioration Program. In fact, as of the report na meron po tayo kahapon, tayo ay nakatala po ng mahigit 82.6 billion pesos na naipamahagi na sa mahigit 13.8 million ng mga pamilya na beneficiaries po under the SAP. Kabilang po dito yung mahigit 1.3 million na beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program in ECQ areas. Gayun din po yung halos 6 million low-income non-40s na mga pamilya, mahigit 3.2 million na mga waitlisted low-income non-40s sa mga pamilya po sa buong bansa, at mahigit 1.8 million na mga waitlisted na mga pamilya mula naman po sa mga ECQ areas. Idagdag po natin dito yung mahigit 169,000 na mga pamilya ng mga TNBS and PUV drivers sa buong bansa, at ang mga mahigit 72,000 na mga TNBS PUV drivers mula naman po sa mga identified or classified as ECQ areas based on the executive order in 1-2 years of 2020 and the memorandum from the executive secretary dated May 2. At gaya nga po ng nabanggit ko, halos nakukumpleto na po natin itong pamamahagi ng ayuda. Apart from the social amelioration program, patuloy din po na ipinapatupad ng DSWD ang iba po nitong mga programa at serbisyo upang makatulong tumugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayang lubos na naapektuhan ng krisis. At gayon din po, maipamahagi natin yung kinakailangan, the appropriate and the necessary interventions and assistance to the families that we are serving. Yun po ang ating pinakalatest update on the programs and services of the Department, Secretary. Thank you, spokesperson Irenee. Mayor Roselyn Silva ng munisipyo ng Imelda, Zamboanga, Sibugay. Baka meron po kayong nais iparating na concern kay spokesperson Irenee Dumlao ng DSWD. Ma'am, good morning po, Ma'am Irenee. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po. Ma'am, dito ba sa SAP na sinasabi mo? Kasi yung Imelda, fourth class municipality lang kami. Tapos yung population namin, based sa 2015 data, nasa 20,000 plus si Imelda. So ngayon, ang ano ko, kasi yung natanggap namin sa SAP is nasa mga 2,546. So, meron pa bang ano, ma'am? Kasi ang pinili natin doon, yung poorest of the poor. So meron pa bang pangalawang ano, mapangalawang ibigay si national government doon sa mga tao na naghihirap? Well, Mayor, in response to your question po, kung matatandaan natin for the second tranche of the Social Amelioration Program, tayo po ay nagdagdag noong mga karagdagang pamilya o yung tinatawag po natin ng mga waitlisted. Ito pong mga waitlisted na ito ay kinakailangan pong i-certify ng mga local government units na sila nga po ay kwalipikado base doon sa mga umiiral nating panuntunan. Ngunit hindi po sila na ipasama doon sa ating first tranche. So the local government units ay naatasan po na magsumite ng certified list of waitlisted beneficiaries. At ito po ang naging basehan ng DSWD para naman po sila ay ma-include sa second tranche ng SAP.
Sige po, ma'am. So yun, noted po, ma'am. Tapos yung pangalawang question ko po, ma'am. Okay lang buwa sa iyo, ma'am. Kasi ang kulit ni Mayor. Ganito, ma'am. Di ba yung focus beneficiary natin? Kasi pag-upo ko, ma'am, ng 2013, nakita ko, nung nag-distribute ng yung mga supporters, so nakita ko na hindi naman purpis ang itsura. Ba't ganyan pa nakatanggap? So siguro, ma'am, ang ano ko lang dito, ano bang pwede natin gawin dito? I-validate ba natin ulit? Kasi mahirap eh, na hindi sila karapat-dapat, yung naghirap talagang naghirap, hindi nabigyan, pero sila nagtanggap na tanggap lang yapon. So siguro meron tayong gawin dito na revalidation for the purpose beneficiary po. Yes po, Mayor, we acknowledge po, no, yung pong ipinaparating po ninyo na concern para sa ating mga beneficiaries under the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nais lamang po nating banggitin na meron po tayong mga municipal links, mga social welfare assistants at mga grievance officers sa ating mga regions. Gayun din po sa Zamboanga, Sibugay, na maaaring pong lapitan ng ating mga partners from the local government unit. Ang kinakailangan po nating gamin ay isumite yung mga pangalan ng mga individual o mga pamilya na nakikita natin na maaaring hindi po kwalipikadong mapasama sa programa ng ating pamahalaan. At once na mai-report po yung case, no, yung mga impormasyon hinggil sa ating mga beneficiaries, our municipal links and our grievance officers will be conducting a validation. Magkakaroon po tayo ng case assessment at magkakaroon tayo ng case conference involving our partners from the local government unit para nga po, tama yung nabanggit nyo, ma-validate natin at matiyak kung sila po ba ay kwalipikado, at kung hindi naman na po sila kwalipikado mapasama sa programa, then the necessary action will be accorded from here. Kasama rin po natin ngayon si Daphne Santuyo ng DXIR Infinite Radio. Daphne, do you have any question for spokesperson Irenee Dumlao ng DSWD? Yes, hi, good morning, Ma'am Irene. No? Just a follow-up question po dun sa tanong ko ni Mayor tungkol dun sa 4Ps, kasi medyo matagal-tagal na pong issue yan dito sa amin sa Zamboanga, Sibugay, na yun nga, maraming yung mga okay naman yung sitwasyon ng pamilya na nakaka-benefit from the 40s, at merong talagang yung naghihikaos na wala naman silang na-re-receive na mga benefits. So, ang tanong ko po, sa anong pagkakataon po ba, meron bang chances na aside dun sa hindi pala sila qualified, yung mga nasa listahan na ay posibleng matanggal dun sa list of beneficiaries? At paano po yung process na ma-replace sila? Ano ba yung mga criteria? Yes, Ma'am Daphne, maraming salamat po, no, sa inyong katanungan. Gaya nga rin po nang nabanggit ko na kay Mayor, meron po tayong mga municipal links and other field personnel na maaari po yung makausap at ipahatid yung pong cases ng mga tinatawag nating inclusion and exclusion errors. Pag sinabi po natin inclusion, sila po ay, well, based on the complaints that we have received, no, or we are receiving, sila po ay hindi kwalipikado. Ibig sabihin, sila naman po ay hindi kabilang sa poorest of the poor, at merong pinagpupunan o may resources, no, to sustain their yung kanila pong pamumuhay. So ang gagawin po natin, i-report sa ating mga municipal link yung mga pamilya o mga individual na nakikita natin na hindi po kwalipikadong mapasama sa programa, so that the necessary validation will be conducted. At kung meron din naman po tayong mga nakikita ng mga pamilya na mas kwalipikadong mapasama, likewise, a validation will be conducted para naman po sila ay maikonsidera sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nais lamang po nating idagdag na ang DSWD rin po ay may isinasagawang listahanan. Ito po yung pag-identify kung sino sa komunidad ang kabilang sa tinatawag nating poorest of the poor. And nai-involve din po ang entire community in validating the list of the families who are included in this particular listahanan, or in this particular list. Kung kaya nga po,
sumasailalim rin sa masusing validation. Likewise, meron rin tayong mga parameters na isinet to measure, no, if one particular household is eligible to included in the program. Maraming salamat po sa inyong oras.